actually, what I wanted to ask you is, why do you think would President Marcos Jr., why would they spend time and effort for the bagong him, the bagong Pilipinas him, when there are so many other problems that is plaguing the country? So that's exactly our question also, Karen, no? So ang dami-daming mga dapat na gawin. 2.5 years na ang present administration, pero wala naman talagang tunay na pagbabago, 'di ba? Yung kabuhayan ng ating mga mamamayan, just like for example, employment, underemployment, tumaas ngayong ano na to, no, ngayong buwan o noong April. Etong pagtaas ng sahod, no, na hinihingi ng ating mga kababayan, government employees man or private sector, hindi natutugunan. Ano pa ba? Itong genuine agrarian reform para sa ating mga magsasaka, hindi naman siya natutugunan. So, yung nakalagay na lyrics dito ng pagbabago ay hindi naman nagagawa. So, dapat sila yung mag-internalize at magsabuhay noong pagbabago na inaasam ng ating mga kababayan. Or do you think that this is more political in nature? Because now there's a divide with the UNI team. So, the elections are coming up in 2025. Do you see this as the bigger... Yes, exactly, exactly, Karen. Sinabi na nga natin sa mga ating mga pahayag, no? Meron itong political motive. Kaya sabi ko nga, baka chinecheck dito ang mga LGU, sino ba yung sa kanya o hindi. Kasi kung susunod dito sa MC number 52. Tapos, so syempre, yung mga LGU na hindi sumunod, makikita niya na kung sino. No? Kaya talagang parang testing, no, ng sa mga LGU kung sino ba yung susunod. Okay. Now, I know that the Makabayan Block plans to file a bill seeking to ban POGOs. So more and more lawmakers in the Senate and even members of the majority in the lower house are already calling for a ban on POGOs. So this was legalized during the time of former President Duterte. So what is the plan of the Makabayan Block? Yes, Karen, no. We are planning this morning at 10:30 to file a bill and investigate the POGO, no, operations. To file the bill banning the POGO at saka mag-aano din tayo ng mga strict na mga implementation ng mga penalties. Well, if you can remember, Karen, nung 18th Congress, anim kami, no, na representative ng Makabayan yung tumutol dito sa taxing the POGO. Kasi nakita nga natin yung magiging epekto nito. Kaya talagang ano, no, talagang dapat, no, ipagbawal na talaga itong POGO. Tama rin yung sinabi mo kanina, no, dapat si President Marcos Jr., siya yung dapat na magsalita na kaugnay dito dahil ang dami ng mga social costs, katumbas lang yan ng ilang bilyon na tax na hindi na ba nakokolekta rin yung lahat, no. Kaya talagang dapat iban na to, Karen. Okay. Well, according to, this was an interview with a PAGCOR chief, he says that there are 48 licensed POGO companies in the Philippines, yun daw po ang legal. And for 2023, he had said in an interview that there were 5.2 billion pesos in revenues. Well, if that is their statistics, so ilan naman po yung illegal? Baka hundreds naman yung mga illegal na POGO. Oo. O kaya naman nakikikabit lang ng license dito sa mga... Medyo sapat ba? Kumbaga malaki ba ang 5 bilyon para sa mga illegal na gawain at dala ng POGO? No, that would not compensate with the social social problems that it created. At saka sinasabi din, meron ding national security na isa rin important na issue sa atin dito sa POGO. So, kaya dapat na maimbestigahan ito at totally iban na talaga, Karen. All right. Well, on that note, I want to thank you for joining me today. Thank you so much. ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Thank you. Thank you, Karen.